Hello mga Lods, welcome to my YouTube channel. Sa part of this video po, nandito po tayo kay ACF slash Clash Odds. At ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa bonus load promo at paano ito maklaim. Kaya tara, simulan na natin. So dito, punta tayo sa credits. Tapos click natin yung buy credits. Tapos dito guys, pag magka-cash in kayo, may magpa-pop up na ganito yung bonus load promo. Click nyo lang yan kung sakaling gusto nyo mag-join sa kanilang promo. Tapos dito, mababasa nyo yung terms and conditions. Bali, 1 to 9 to. Tapos pag gusto nyo i-accept, click nyo lang yung accept and proceed. Tapos mamaya ipapakita ko rin yung actual na pag-claim ng bonus dito. So ngayon guys, basahin muna natin yung terms and conditions para mas maunawaan natin yung about sa kanilang promo. So number 1, the promo is open to all verified players using our app. So dito guys, dapat verified yung account nyo. So sa mga hindi pa nakakalam kung paano i-verified yung account nila, ganito lang po yun. Dito sa account nyo, i-click nyo po dito yung credits. Tapos, click nyo yung withdraw. Ito guys, kung makikita nyo, meron dito mga withdrawal option kasi itong account ko na to is verified na siya. Pero once na hindi pa kayo verified, ang makikita nyo dyan is verify your account. Bali, i-click nyo yun, tapos magsisend kayo ng OTP dun sa number na ni-register nyo or email. Tapos pag na-receive nyo yun, i-input nyo yan dyan para ma-verify po yung inyong account. So mga gustong mag-register dito kay ACF or Clash Odds, check nyo lang po yung description or comment section. Click nyo lang po yung link doon para makapag-register. Sa number 2 naman, for a minimum 100 pesos cash in using the app, the player gets a bonus load equivalent to his her cash in. So dito guys, dapat mag-cash in kayo sa app nila. Tapos yung minimum cash in nila is 100. Pero pwede kayo mag-cash in dyan ng up to 500. Kasi nakalagay dito kung magkano yung kinash in nyo, yun din yung magiging bonus nyo. Pero yung maximum kasi nila is 500 lang. Kaya kung gusto nyo makareceive ng bonus na 500, 500 din yung kailangan nyo i-cash in. Sa number 3, a cumulative maximum of 500 bonus load can be availed by a player. So bali ang sinasabi dito guys, for example ngayon nag-cash in kayo ng 100, magkakaroon kayo ng bonus. Tapos magka-cash in uli kayo mamaya, magkakaroon pa rin kayo ng bonus dyan. Bali hanggang 5 times kayo pwede mag-cash in ng 100 pesos. Pero kung sakaling 500 yung ika-cash in nyo, bali 1 time lang yun na makaka-receive kayo ng bonus. Pero ang total nun is 500 agad. Sa number 4, an equivalent to 5 times rollover is required. So ang ibig sabihin dito guys, kunwari nakareceive kayo ng 100 na bonus, kailangan yung tumaya ng 5 times or equivalent to 500. Sakali naman 500 yung bonus na na-receive nyo, kailangan nyo rin yung itaya ng 5 times. Equivalent naman nun is 25. So pag na-complete nyo na po yun, pwede na po kayong makapag-withdraw. Sa number 5, the rollover requirement is computed based on the total bonus load the player avails prior. Dito, magbabasa yung rollover nyo dun sa bonus na inavail nyo. Sa number 6, betting on all option to hit the rollover requirement is strictly not allowed and will be considered fraudulent behavior. So, ang ibig sabihin nito guys, hindi kayo pwedeng tumaya sa parehas na side. For example, ito, tumaya kayo sa meron, tapos tataya rin kayo sa wala. So, bawal po yun. Kasi pag ganun yung ginagawa nyo, sabi nga dun, makukonsider na yun na fraudulent behavior. Kasi posibleng hindi kayo manalo, hindi rin kayo matalo, pero makakakuha kayo ng rollover. So, iwasan nyo yung guys kasi nade-detect nila yon. So, pag na-detect nila na ganun yung ginagawa nyo, pwedeng ma-freeze yung account nyo. Bali, hindi na kayo makakapag-withdraw nun. Sa number 7, withdrawal through coordinator is not allowed. So dito guys, hindi kayo pwedeng mag-withdraw dun sa inyong coordinator or master agent. Sa number 8, yun na nga, tinuro ko na kanina yung pag-verified ng account. Sa number 9 naman, ito nga yung kanina na kapag nalaman nila na fraudulent behavior yung ginagawa nyo, pwede nilang i-freeze yung inyong account. Ngayon naman guys, para ma-download yung app nila, kailangan nyo lang pumunta dito sa login page, tapos scroll down nyo lang yan. May kita nyo dyan yung download now. Download nyo lang po yung app tapos dun kayo kailangan mag-cash in. So ito na nga guys, nandito ako sa app nila. Bali, papakita ko ngayon yung actual na pag-claim ng bonus. Nandito tayo ngayon sa credit section. Tapos dito kung may kita nyo, marami ditong payment option para makapag-cash in. Meron ditong GCash ePlay Instant, Stash Pay Instant, P2P Manual, ePlay ng Maya, tapos meron ding UniTicket. So dito guys, para sa akin yung pinaka-convenient na gamitin dito is yung GCash ePlay Instant tsaka yung StashPay Instant. Kasi dito, screenshot nyo lang yung QR code tapos upload nyo lang sa GCash. Tapos yun na, makapag-deposit na kayo. Dito, pipiliin ko yung GCash ePlay Instant.
Tapos maglo-load ako dito ng 100 pesos. Click natin yung submit. Tapos after nyan, i-screenshot natin yung QR code. Tapos dito sa GCash ko, i-click ko dito yung QR. Tapos upload QR code. Tapos pipiliin ko dito sa files yung in-screenshot natin kanina na QR code. Tapos dito, click lang natin yung pay 100. Tapos yun na guys, okay na yung cash in natin na 100. Babalik tayo dito sa app. So back lang natin, tapos refresh. So ayan na guys, nag-reflect na yung cash in natin. Kung mapapansin nyo, 200 na siya kasi pumasok na rito yung bonus. Ngayon naman, punta tayo dito sa cash in. So dito, kung may kita nyo yung details ng cash in natin ng 100 pesos. Nareceive natin siya ng 5:01 PM. Yung date, September 16. Ngayon naman guys, pupunta tayo dito sa transaction. So dito, kung may kita nyo, nandito yung bonus load kung kailan natin siya nareceive. As you can see dyan is 17:01 military time. Ibig sabihin, 5:01 PM ko rin siya nareceive. Tapos dito guys, nag-initiate ulit ako ng pangalawang cash in na 400 pesos. Kaso hindi ko na siya na-record kasi parang nagloko yung recorder ko. So punta tayo dito sa transaction. So bali ito yung kinash in ko na 400. September 16 din siya, 5:12 PM. Tapos na-receive ko yung bonus na 17:12 din, 5:12 PM. Ito siya. So bali ang naging total balance natin is 1,000 pesos. Yung cash in natin is 500. Yung na-receive natin na bonus is 500 din. Ngayon naman guys, ipapakita ko yung pag-complete dito ng rollover. So dahil 500 yung na-receive natin na bonus, ang magiging rollover din natin is 2,500. So yun yung amount na kailangan natin itaya bago ako makapag-withdraw. So dito, punta tayo sa Sabong Worldwide. So dito tataya tayo ng 5 times sa amount sa 500 pesos. So dito guys, na-complete na natin yung rollover na 5 times. Kaso 6 times tayo tumaya kasi yung isang fight doon na draw, hindi po yun counted sa rollover. So kung mapapansin nyo rito, pwede na natin tong i-withdraw yung 227. Kaso mukhang taro pa tayo sa ating cash in na 500, kaya susubukan muna natin siyang palakihin. So dito guys, kung may kita nyo, tinaya ko pa yung 227 at naging 690 siya. Bali hindi ko na siya ni-record kasi kala ko matatalo na yung balance natin. After nun, lumipat ako sa Coin Master. Thank you.
Tapos nanalo pa tayo dito guys, kaya yung naging balance natin is 761. So pwede na natin siyang i-withdraw kasi sobra-sobra na tayo dun sa 5 times rollover. So ngayon pupunta tayo dito sa credits, tapos sa withdraw. Tapos i-cash out natin siya via GCash. Dito sa taas yung amount, 761. Tapos dito sa baba yung aking GCash number. So bali dito 749 lang yung marireceive ko kasi meron siyang withdrawal fee na 11.41 pesos. Tapos click natin submit. Tapos dito guys pupunta tayo sa withdrawals. So eto siya guys. Yung time ng withdrawal natin is 8:48 PM September 16. So bali antay na lang natin siyang pumasok sa aking GCash account. So ito na nga guys, dumating na yung kinash out natin na 749 pesos. So pare na-receive natin siya ng September 16, 11:01 PM. Galing po siya sa Union Bank. So bali nakapag-earn tayo ng 249 pesos. Galing dun sa bonus ni Asian Cockfighting. So yun lamang po guys for this video. Kung nagustuhan mo itong video na to, please mag-iwan ka naman ng like. Subscribe mo na rin yung aking YouTube channel para updated ka sa mga susunod ka pang video.